So dito sa vlog na to, tuturuan namin kayo kung paano mag-public transpo. December pa lang habang nagvo-vlog ako, pero by the time you're watching this, New Year na po. At ang Liam andito. My gosh, tinanggal ko muna yung mask ko, nakakaloka. Pagod ako kasi hindi ma-direct. So kapag hindi ko tanong. Grabe! My gosh, alam nyo ba, para kami umakyat ng bundok, nakakaloka. Actually, yung pupuntahan namin, Array. Ayan o. This is the Hong Kong Zoological and Botanical Gardens, o di ba? At yung aming dinaanan sa camera, parang normal lang, ano? My goodness, parang ano ata to, love? 35 degree na slope pa itaas na walang preno. Kaya ito ang Mami Christian, naghahabol ng hininga. Pero okay na to kasi bagong taon naman, ha? So this is the start of our balik alindog. Ang hirap pala na ito. Tapos may nakita tayo doon kanina, may subway lang pala malapit. Ayun ang pinagtas mo. Hey guys! Sana mag-translate naman ito sa loss of fats. So it's now 3 o'clock. Hinapon na naman tayo at hinahabol ko yung aking hininga. And ang baho ng ano, simoy ng hangin. Amoy very sweet and creamy, maybe because may mga bulaklak dito sa parte na yon. At nandito lang muna kami just to catch our breath. Tapos eto pala yung schedule or opening hours nitong attraction na ito, just in case interesado kayo at gusto nyo rin pumunta dito. So ayan, di screenshot nyo na lang. So good thing may maabutan pa tayo kahit papaano. After yung Pantano Congress open 60 minutes from the zoo, it open. And it's based a virtual escape. Guess you could say I'm tired of this face. I need help from drowning in myself. At napakaganda po ng mga bulaklak sa likod ko. Parang hindi totoo, parang peke. At yung anak ko nagsisimula na puntoyoin. Liam mo, kausapin mo sila. I want to go up here. No, my talking. Ay, naka. Hi guys, you gonna know that one? That one? Gusto niya malaman kung anong tawag to, no? I think that was the sad name with 32 Pero Red. This is, ito pala yung ano. What do you call that? Ah, ayun. Andito kami sa part na merong mga ibon. At ang Mami kasi nakakaramdam na ng relaxation, nakakaloka. Yung huni ng ibon eh, para kong inaantok ba. Ganito yung sa ano, ibong Adarna, love, diba? Tapos mamaya magiging bato na ako. Ano ni Justin, yung lakas pa ng stamina, oh. Diba, love? 8 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do. So dito sa vlog na to, tuturuan namin kayo kung paano mag-public transpo para mas makatipid kayo. Kasi kadalasan pala lang, noong mga nagta-travel na may bata, lagi naka-Uber, naka-taxi. Ay, oo, mahal yun. Kaya kailangan talaga mahasa yung skill nyo pagdating sa pagko-commute. Pagko-commute, oo. Pero sa aming dalawa, sina din Justin yung navigator. Ang Mami Chris nyo, ano lang ako, supporting role lang sa vlog na to. So si Daddy Justin talaga magtuturo sa atin kung paano magna-navigate sa Hong Kong using their, ano tawag dito, Daddy? MTR system map. O nga, no? Ayun pala, nakasulat. MTR system map. Dapat pala may picture kayo niyan. Okay? So, first things first, ito yung gagawin nyo. So, 90% of the time, magagamit nyo talaga yung Google Maps pa nag-commute. Pero, maging cautious din kayo. May time si Google Maps mali yung ibinibigay or hindi na siya updated. Kaya dapat, titingnan mo rin yung sarili mong map, magda-download kayo. Or dito sa case ng Hong Kong, pwede mo i-download yung map. Tapos, pwede mo nang i-track saan ka napupunta.
So katulad namin, pwede mong tingnan yung mga recommended route pag pupunta kayo ng mga destination ninyo. So pwede kayong mag-MTR tulad nito or pwede nyo rin i-consider yung taxi. May mga ibang time na may recommended din siya na ibang daan. So mula sa bahay namin, kung itataxi mo siya, $81 to $93. Ayan, may kita mo. Ayan yung estimate niya. Pero kung nag-train kayo, $8 lang kami ni Mami Chris. Kaya mas mababa siya ng halos parang 80%. 70%. Kailangan meron kayong Octopus card or MTR card. Ito mabibili nyo doon sa kanilang customer service na booth. At saka ito, mas mapapabilis ito ang pamamasahe ninyo kapag nasa travel kayo na ganito. Tapos ilagay nyo siya sa ganitong klase na lalagyan. Yung para ID. Oo. Para mas madali siyang mahugot kaysa nasa loob-loob ng wallet mo, magkakasama sila doon nakakalito. So sa iba't ibang mga lugar, may iba-iba silang version na ganito. Sa Hong Kong, Octopus card yung gamit. Sa mga machines na ganito kayo pwede mag-reload. Pero kung gusto nyo malaman kung may laman pa to, tatap nyo lang siya ng ganyan. Tapos lalabas na lang yung balance na natitira sa card nyo. But I don't think I've got the energy to move, and I go back to my dreams again. But I shouldn't be sleeping when it's still and now and I'm stuck in my bed. Ayan, makikita nyo, ito yung handicap area or yung area na para sa may mga dalang stroller or bata. Madalang kami umuupo talaga sa mga ganitong areas kami nagpupunta kasi nga ang laki-laki ng bit-bit natin, lalo na ngayon nag-upgrade na tayo sa wagon. At saka nakakaupo lang talaga ang Mami Chris yung kapag hindi ko na talaga kaya yung malayo na inalakad ko tapos masakit na yung legs ko. Pero ang Daddy Justin, kadalasan talaga yan. Tsaka sila ni Liam, nandito sila sa area na to. Nakikita nyo ba yung green na ilaw na yan? So, ibig sabihin, dyan ang entrance at ang exit. So, kailangan makikita nyo yun kapag kayo ay tumingin sa mapa ng kanilang train. Nasa maganda dito sa kanilang train, makikita mo kung nasa na kayo exactly. Kasi minsan nakakalito, di ba, kung anong pangalan na nung train station kayo tumigil. Depende sa bansa, ang napapansin namin sa Korea at sa Japan, sobrang tahimik ng subway nila. Hindi nila ini-encourage yung nag-uusap, nagsasalita. Pero dahil nasa Hong Kong tayo, minsan dito may mga locals na grabe makipagpintuhan na love. Ginabigay, ang ingay-ingay talaga. So ayan, medyo nakakapag-vlog tuloy yung Mami Kish dito kasi medyo acceptable. Kante! Nakababa na po tayo ng station at ang una natin hahanapin, Daddy, ay ang lift. Ang lift or yung elevator. Ang tip sa paghahanap ng elevator, dapat malapit siya palagi doon sa handicap na door. Never attempt na isakay ang inyong stroller sa escalator kasi mapapagalitan po kayo ng mga security guard sa kanilang subway. Oo, tsaka sa Pilipinas lang medyo acceptable yun. Dito sa ibang bansa, hindi yun pwede gawin. Ngayon, alam nyo na, ang Mami Kiss nyo, never ko pa na-try na ako nag-lead ng ating papunta sa destination. Pero kung gugustuhin ko, kaya ko naman din. Kagaya na na-explain ni Daddy Justin, di ba? Madali lang siya. Kailangan mo lang talagang hasain at saka practicein siya. At saka kung sakaling maligaw kayo, okay lang din, Daddy, kasi may mga makikita kayong hidden gems, no? Oo. Di ba? Ang pinaka-importante, alam mo saan ka babalik kung mawala ka. I don't know why and I don't know how. Hi everyone! Hello! Andito na kami ulit sa ferry. Grabe, 3 years ago yung huli namin sakay dito. Daddy, I'm so happy. Kaya nga eh. Ba't parang hindi ka masaya, love? Ano nangyari? Ha! Nawala yung cash purse ko. Ay, wag ka na laman. 2,000 Hong Kong dollars. Which is equivalent to? 15,000 pesos. Ayan, kaya naglulumo ang Daddy Justin ninyo. O, di ba medyo takipsilim na, mag-aalas sa isda po kasi. At ang Mami Kiss nyo, ewan ko kung naririnig nyo ko. O, ayun na nga, Daddy Justin, yun nawala ng pera. Kaya medyo matamlayan ngayon. Kaya tayo lang muna ang magsasaya. Si Daddy Justin nyo mamaya, mag-recharge yan muna. Ganda! So ayan, medyo ginabi na po kami and finally, nandito na tayo sa my Ferris wheel na all along akala namin hindi na gana. Pero yun pala, Daddy.
paggabi lang siya nag-o-on or paggabi lang siya umaandar. So, ang ganda! So, tara, sasakay tayo dyan. Mura lang to, kaya I highly recommend. Mas maganda sumakay ng Ferris wheel, di ba, na daddy? Kapag medyo madilim na, para kita mo yung city lights. Totoo naman yan. At ang Liam ayun. Pagod na ulit, Liam? Liam! Ang daming tao, daddy! Ang daming tao dun. Ayan, nasa loob na tayo. At medyo may kasama kasi tayong iba. Kaya hindi makapag-vlog ng todo-todo kung mami ko sa ninyo. Ang ganda. Tumigil siya dito na mo, no? Siguro kada ano, kada angat, titigil din siya eventually. Noy, may ganda. Kita nyo? Wow, ganda. Liam, ang ganda niyo. My time, I'm just thinking about what I should be thinking of. It's about time that I get it. This program is rated SPG and contains cheese with films, language, violence, sex, order, or drugs. It should not be suitable for children. Suffering the guidance is advised. Magandang araw, everyone! Punta tayo din sa Victoria Peak kasi bago na daw yung tram, sakay tayo. Tingnan natin kung mas maganda na siya ngayon. Nandito kami sa may bus stop kung saan pwede kami sumakay. By the way, lahat pala ng pinupuntahan namin dito sa Hong Kong or kahit saan naman kami nagta-travel, never kami nagtutour at saka wala talaga kaming specific itinerary. On the day na namin iniisip kung saan kami pupunta, spontaneous lang yung ganon. Kaya rin medyo matagal yung aming duration kapag nagta-travel kami kasi slow travelers talaga, lalo may kasama tayong bata. Mahirap pag may kasamang bata kasi talagang kahit anong pilit mong maaga kayo magising, may schedule talaga silang sinusunod. Hindi sila makakapag-adjust eh. Talagang tayo matatanda yung mag-a-adjust para sa kanila. Oo. Kaya one attraction a day lang talaga. Yun yung pinaka-realistic at saka mas ma-e-enjoy mo talaga yung pagta-travel. Kapag may kasamang chikiting at si Liam nagta-traffic. Medyo mag-change of plans tayo. Baka na lang mag-taxi na lang tayo kasi medyo maliit. Para multi-cab yung bus na sasakyan. So baka pagalitan kami ng driver kasi laki-laki punong wagon. Kaya mas gusto talaga namin nagsasubway eh. No? Daddy, no? Ano sa tingin mo? Pwede. Mag-taxi na lang? Okay. So tataxi na lang tayo. Daddy! Hey, ito ba? Ah, this one. Hello! Victoria Peak! So, di ba nire-recommend namin sa inyo to? Ayan, ganyan siya kaliit kapag i-collapse ng medyo may gamit ng konti. So, ayun, medyo struggle kapag sumakay tayo dun sa dun sa multika, baka magalit talaga. Oo, tapos ang Daddy Justin nandun na sa harap. Ang ganda meron sa taxi car for meron. Kyoto kan ka for taxi, may nung tumika, kita mo pa. I want you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out for you. So listen here. I want this all to be crystal clear. Oh, I care. I got the tickets. Ang ganda na sa loob. Yun na. Oo. Andito na tayo sa loob. Tingnan nyo. Dati wala ito, daddy, no? Ang ganda. Dito pa lang, ha. Sa ano pa lang ito, entrance. Nag-enjoy na kami. Paano pa kayo pagtingin natin dun sa ito? Ang ganda. Yung mga ganitong sakaya, lalo na may dala kaming wagon, lagi namin hinihintay yung pangalawang ride para nandito kami sa umpisa. Kami unang papasok. Andun pa ata yung tram. Ay, hindi. Ayun na. Nasa malayo na. So, ang pipiliin naming seat, yung parang pinakabuntot, para pataas, makikita mo, habang kumataas, gumaganda yung view. Kaysa doon ko sa pinakaunahan, wala ka namang masyadong makita, doon ko yung mga puno lang din. Pero ang cute, oh. Nakikita ko! Deep in my heart, in my chance, if you feel just a bit of the same, then come.
nakakatuwa. So, I suggest kung papunta pala kayo sa taas, sa pinakadulo kayo lagi sasakay para maganda, makikita nyo yung view habang pumapanik yung ano, tram. God, it's easier to say what I feel when I write a song. Nasa taas na tayo. Ang ganda-ganda. Antayin natin yung ano, sunset para mas makita natin yung city lights kasi yun talaga yung very romantic. Oo. Oh, oh. Oo, oh, oh. Ang ganda no, love. Kasi hindi lang nakikita love yo, oh. All white. Oo, oh, oh. Yung last time na punta tayo mas maaga, mas tanghali tayo nagpunta. Oo. Oh, oh. Pero malamig noon. Oo. Oh, oh. Malamig din naman ngayon. Siguro mamaya mas magpipik pa yung lamig. Ang ganda. At syempre si Liam ayon. Patulog na yan. At alam nyo ba, may comment na naman sa akin, bakit daw may dala kaming ganito, eh, ang laki-laki na ni Liam. Si Liam po is almost 20 kilos na balab. Close. Close to 20 kilos. At ang bata, syempre habang lumalaki, inaantok yan, palatulog. Can you just imagine, bibit-bitin mo to, kasama ng mga gamit. Hindi, kawawa naman kami. Eh, may pagka-senior na ang tuhod ng mami kiss ninyo. Ang hirap magbuhat. Lalo si Daddy Justin nyo, may injury rin ng tuhod. So, para mas manageable sa amin yung paglilibot, nakawagan kami. Medyo struggle lang nga, kasi syempre medyo bulky, tas malaki siya. Pero, it makes our lives easier. Di ba, love? Totoo naman. Ayan, update tayo. Ang Niam po ay nakatulog na. At alas 5 na po, kaya medyo makulimlim na ang mga bagay-bagay. I highly suggest punta kayo dito mga around 3 p.m. para medyo may araw-araw pa. Although, mga bandang 4, golden hour na yan, mas maganda magpicture. Pero kahit na ganun, kahit na alas 5 ngayon, maganda pa rin yung makikita natin. Sana nakahagip talaga ng camera kung ano yung nakikita ng mata ko kasi ang ganda-ganda. Tapos lalong mas maganda to kapag gabi na, kapag nakikita na yung city lights. Oo. At saka, teka lang, para nakatabingi kayo. Tapos kapag may dala kayo stroller, diba, magpipicture kayo sa ganito. Eh kaso may mga baitang, kaya pwede nyo munang iwanan doon sa labas. Tapos pasok kayo dito, magtikay ng photos, ganun. Oo. Tsaka, pwede ko naman palang tanggalin ng konti yung aking mask kasi kanina pa ako naglalapot, my gosh. So, ayun, magpipicture-picture muna ng Mami Chris. Pag nagpunta tayo dun sa gitna, ayan ang itsura dati, no? Oo. Oo, mukha ng maraming tao ha, pero hindi siya ganun kasiksikan kasi lahat sila nanonood ng sunset. Tapos, kung kayo ay pupunta dito ng medyo gutom, medyo reasonable naman yung price ng pagkain dito. Kung ikukumpara natin dati, halimbawa sa Disneyland, ano? Oo, Disneyland. Kasi sa Disneyland, nakakaloka. Parang minimum na pagkain mo, nasa 500. Dito, medyo, ano naman, reasonable ang mga options natin na pwede natin kainin. So, ayan, parang may mall dyan. Tapos may mga stores din. Oh, ang Liam, ayun, wala na naman nakita sa ganda ng paligid. Kasi nalug na naman.